together ang reaksyon ng mga manonood. 47% annoyed, 33% happy, 11% angry, at 9% inspired. Maraming salamat. Dumako naman po tayo kay Brother Eddie Villanueva. Mayroon pong katanungan mula kay Wilson Domingo ng Ifugao Youth Confederation. At nagpadala po siya ng video question. Panoorin po natin. Gusto ko po lang itanong po sa ating mga senatorial candidates po kung ano po moves ang ginagawa nyo po para po doon sa preservation po ng ating heritage site, specifically po doon sa Ifugao Rice Terraces po. You have 2 minutes. Hello. Si Brother Eddie Villanueva po ay kung paano nakipaglaban ng pangunang panahon bilang isang student leader sa UP College of Law. Nakulong ng 2 beses sa pakikibaka para sa katarungan. Hindi po isosurrender ni Brother Eddie ang karapatan ng sambayan ng Pilipinas na mapanatili ang tinatawag na glorious heritage, yung mga sites, yung mga cultural, at saka yung mga agricultural na sites sa ating bansa. Yun po ay ipaglalaban ni Brother Eddie, 100% preservation of those important historical and agricultural and I would say heroic history sa ating bansa. At magbibigay po tayo ng isang, gagawa po tayo ng isang legislation at ating pong kukumbinsihin ang lahat ng mga senador na lahat ng mga historical places sa Pilipinas, i-preserve natin ang cultural heritage ng Pilipino sapagkat ito po ang pundasyon ng genuine patriotism. Lahat ng bansa ay nagtagumpay sa kasaysayan ng mundo at ang kanilang sikreto ay ang pagmamahal sa bayan, patriotism. Kaya ibalik po natin at ating pong inoris ang seed of patriotism sa sambayan ng Pilipino. Muling ibalik natin ang pagmamahal sa ating bansa, sa ating yung identity natin, yung makasaysayang glorious history ng ating mga ninuno ay paglaban po natin. At ako po'y naniniwala na kapag ang historical glorious wealth ng Filipino people ay pinabayaan natin, the future will be destroyed. Kaya si Brother Eddie, bilang isang progressive economist and social activist before, ipaglalaban ang historical places sa ating bansa. Ang huling katanungan po ay magmumula muli sa ating audience. Pakibanggit po ang inyong pangalan bago ang katanungan. Good evening, sir. I'm Alice Renada. I'm a private sector employee. Sir, the JIL and Brother Eddie are synonymous with each other. And that is why you are a formidable candidate, because everybody knows you have a wide and solid voter base. Now, that voter base is important to you not only now, but in the future, 2016, for yourself or maybe for your son. Now, I'm just, a lot of us, well, non-JIL Filipinos are worried. How sure are we that you will not continue to promote the interests of your group? And also, another question is, are you planning to take a leave of absence from your duties as leader of the JIL to be able to concentrate on your legislative duties at the Senate? Thank you. You have 2 minutes. Nang mag-file po si Brother Eddie ng Certificate of Candidacy, before that, nag-file na po ako ng leave of absence. At ang JIL ho movement, para sa kalaman ng lahat, ay hindi sectarian religion. This is a non-sectarian movement. Nang layunin ay turuan ng taong bayang mahalin ng Diyos at mahalin ng bayan. Si Brother Eddie ho bilang full-blooded Democrat, nakulong ng 2 beses. Nung siya estudyante sa UP College of Law, nagtuturo ng political economics at gumraduate as academic scholar, pinagturo sa kuleyo ng hindi pa gumagraduate. Dahil ho, naniniwala ho ang presidente ng aming university, yung pagiging prinsipyado ni Brother Eddie. Hindi po, tayo po ay nakikipaglaban para sa truth, justice, and righteousness.
At ang ating pong layunin ay ihaon ng masang Pilipino sa matinding kahirapan ng buhay. Kaya po magkakaroon tayo ng mga batas na palalakasin po natin ang religious freedom. Bakit po? Yung separation of church and state, hindi naintindihan ng maraming tao. Ang ibig sabihin po nito ay ang Estado ay walang karapatan na i-promote ang isang relihiyon. Bawal po ito. Kaya ho, ito'y dapat palakasin. Dapat lahat ng relihiyon pantay-pantay sa mata ng batas. At ito po ay nakalagay sa Constitution. No state religion shall be established. No funds of the government will be used or should be used in the promotion of one particular religion. Pangalawa po, religion is not a factor in serving the people. Nakalagay sa Bill of Rights, no political and civil rights. There is no religious test required in the exercise of political and civil rights. At pangatlo po, yung protection sa religious freedom. Si Brother Eddie Ho ay nakulong ng ilang panahon nung siya aktivista dahil sa prinsipyo, katarungan at katotohanan. Hindi ho po pwedeng... Salamat po. Tingnan natin ang mood meter.